Sa video nito, ispanoorin natin ang pakarera sa Dipuntirino at kinuha nga tayong guest dito para i-vlog din ang kanilang karera. At ang kakaiba dito mga kapadyak ay yung tatahakin nilang ruta dahil puro bundok. At may mga dumayo rin sa karera na ito mga kapadyak tulad ng Nueva Vizcaya, pero mostly mga taga Isabela at Quirino ang sumali sa laro na to, kaya matinding labanan din at puro bundok pa ngayon dadaanan na ruta nila. Then matatarong mo talaga yung bundok ng Quirino Province. What's up again mga kapadyak? For today's video nga, nandito tayo sa may Dipuntirino dahil kinuha tayong guest dito para sa may pakarera ng Ortega's Best, bali MTB race to, and may fan bike din sila. Bali kasama din natin na kinuha na guest dito ay ang mga ICC fam. Nandito rin si Miss Igado, Miss Sinamit, Miss Sipon at iba pa. At salamat nga pala sa Ortega's Best at kay DJ Tala sa pag-invite o pagkuha sa amin bilang guest sa may event nila. Nag-start na yung karera mga kapadyak at naabutan ko sila dito sa malapit na sa mga bundok na ruta nila at nakalati na nila yung ruta nila dahil nalito ako sa pagdating. Kaya yun, di ko na videoan o na-vlog yung starting line nila. And yun, umaaw na sila sa mga mabundok na ruta nila and di natin alam kung sino ang breakaway at mga pangalawa or kung magkakasama ba sila sa peloton. Bali itong mga na binibidyoan ko dito is yung mga nahuli na. Then eto na nga yung peloton mga kapadyak, naabutan pa nga namin, nakala ko hindi na dahil medyo late talaga kami. At eto yung peloton mga kapadyak at hindi natin alam kung sino ang breakaway at sabi nila meron daw dalawang nag-breakaway, kaya tignan natin. Then kilala din natin to, Team TSC o Team Santiago City, at eto rin si Kensworth yung nakakulay puti, kaya shoutout sa mga bumali. Then eto nga pala yung pangalawang mga kapadyak, hindi natin siya masyadong makilala. Then pinuntahan ko yung nag-breakaway at nakita ko yung jersey from Nueva Vizcaya, kaya shoutout sa kanya, ang lakas mo idol. Bali malayo na nga yung agwatan nitong breakaway tsaka yung pangalawa, at yung pangalawa is malayo na rin agwatan sa may peloton, kaya malabo na maunahan sila. Depende lang kung may mangyaring masama, pero wag naman sana, kaya sureball na to mga kapadyak kung mapapanatili nila yung pacing nila, pero malayo na talaga, kaya yan, bumalik na tayo dito sa may peloton kung sino nga ba yung magte-third. Bali ang aabangan natin dito mga kapadyak ay kung sino bang makakasungkit ng third place, dahil top 3 yung makakuha dito ng cash prize. And top 10 naman yung mabibigyan din ng mga certificate dito. Kaya yun mga kapadyak, abangan natin kung sino bang mananalo. Bali, yung mga kakilala din ba natin, yung Team Santiago City or si Kensworth na from Ramon. And yung mga ibang nasa peloton mga kapadyak, hindi ko makilala kung mga tagasan, siguro mga dayo, kaya shoutout sa kanila and ride safe. Bali, balik tayo dito sa may breakaway mga kapadyak. Bali yon, all goods pa rin siya at napapanatili niya pa rin yung pacing niya kahit na wala pa yung mga nasa likod niya, is mabilis pa rin yung pacing niya. Grabe talaga sa idol, talagang pinag-ensayuhan niya to. Balik tayo sa peloton mga kapadyak. Bali, may mga kumakalas na rin, hindi na nakakasabay dun sa may mga grupo. Bali kasi ahon to mga kapadyak, ang mahirap dito is talagang patigasan sa pag-ahon, hindi naman tutulad sa may patag na pwede kang trumangko para wala kang mahagit na hangin. Dito, mabagal lang talaga yung pacing at ahon, patigasan na lang ng tuhod at kung hanggang saan yung kaya mo. Talagang matira matibay dito mga kapadyak, pero yung kalating ruta nila is purong patag yun. Yun yung di natin nabidyuhan, sayang. And ito mga kapadyak, yung nasa peloton is ilan lang sila, 5 ata, then may humahabol sa likod. Bali, nauubos na sila mga kapadyak, talagang matira matibay. And kitang-kita mo talaga yung inaaw nila, sobrang taas, di ba? Kitang-kita mo na yung bundok ng Quirino Province. And yun, nandun pa rin si Kensworth, nagkikisabay pa rin. Bali, isa nating kilala mga kapadyak na binabantayan ko din is yun, nawala na at di na nakasabay dito sa pinaka-grupo ng peloton. At ilan lang sila dito mga kapadyak, 5 lang sila ang magsusungkitan sa pang-third. And hopefully, is makuha ni Kensworth mga kapadyak, pero ang pinakamahalaga ay matapos nila tong karera na ligtas sila. Bali dito mga kapadyak, nakyat nila yung tok-tok, kaya pababa na sila. Mahabang pababa itong mga kapadyak. Kung makikita nyo, di natin sila nabulan. Masyado sila mabilis sa pababa. And yun, bali, binidyuan ko lang yung pababa. And kung makikita nyo, napakataas talaga ng inakyat nila. At ngayon is recover na nila. At shoutout nga pala sa nasa likod natin si Lord Win Marshall din sa karera na to. And yun mga kapadyak, nabutan na ulit natin sila. At kung mapapansin nyo dito mga kapadyak, ay anim na sila sa may grupo ng peloton dahil nabutan nila yung pangalawa kanina at napag-alaman ko taga Isabela pala siya. Kaya yun, nakipagsabay na siya dito sa may peloton at may tumatrangko na tiga Nueva Vizcaya. Kaya ang panibagong labanan dito is yung sino makakasungkit ng second place. Bali, yung nag-breakaway is malayo na talaga yung agwat niya dito sa may peloton. And tignan natin kung sino talaga makakasungkit ng second place mga kapadyak. Bali, yan, anim pa rin sila dito sa may grupo ng peloton. Yung mga ibang bumali sa karera is yun, hindi na nakahabol dito. Bali, marami rin sila dito na sumali sa MTB category. At MTB category lang pala yung palaro dito mga kapadyak. Walang RB dahil yung mga RB at iba pa is nag-ipagsabay doon sa float parade nila Miss Igado dahil fanbike yun mga kapadyak.
kapadyak. At sinasama rin nila ako mga kapadyak sa may flute parade nila, pero ayoko, gusto ko dito sa may karera dahil boring dun sa may panbike. At ito mga kapadyak, kung makikita nyo, merong biglang trumangko. Bale, gusto yung iwanan tong grupo ng peloton mga kapadyak, at tignan natin kung may iwanan niya. Bale, yun, walang humabol sa may likod niya mga kapadyak, at kung makikita nyo is nalayuan niya nga yung grupo ng peloton. Kaya tignan natin kung siya na ba'y makasungkit ng second place. Bale, ito nga pala yung taga Nueva Vizcaya, at ayun yung peloton nasa likod niya at medyo malayo din. Bale, nabigla din at nagulat yung mga kasama niya doon dahil bigla siyang trumangko, at yun, walang nakasunod sa likod niya dahil mabilis din yung pag-alis niya o pagkalas niya doon sa grupo ng peloton. At ito mga kapadyak, siya yung sinusundan natin. Bale, subaybayan natin kung mapapanatili niya yung pacing niya dahil mahirap kayang mag-break away o yung nagtatrangko ka mag-isa mo. At bago natin ituloy yung karera mga kapadyak, ay may gusto lang pakilala application na pwede kang kumita ng pera. Kikita ka ng pera sa pamamagitan ng paglalaro na itong application na to. Walang iba kundi ang Eagle Game mga kapadyak. At kung paano siya laruin, isituturo ko sa inyo. Pero bago yan, i-download mo muna yung link nasa description. Then ganito yung gagawin mo. After mo ka ma-download mga kapadyak, isi-click mo nga lang itong register. Then nilagay mo yung cellphone number mo, password, tsaka confirm password. Then may magsesend na OTP dyan sa nilagay mo yung cellphone number. Then i-click mo na yung register. After mo ma-register mga kapadyak siyan, makikita mo na yung mga pwedeng laruin dito, tulad ng Dragon Tiger, Red and Black, Color Game at marami pang iba na pwede kang kumita ng pera. Then pagkagawa mo ng account na to is may free ka agad na 5 coins yan, makikita yun sa taas mga kapadyak. At kung paano naman mag-cash in, isi-click mo alang yung plus sign na yan. Pagka-click mo is pwede mo nang mag-cash in 100 hanggang 30,000 yan. At kung paano mag-withdraw mga kapadyak, isi-click mo nga lang yung withdraw sa baba, nakalagay naman. Then pag-click mo na, ilalagay mo na amount na i-withdraw mo, then yung Gcash number mo at makaka-withdraw na nga mga kapadyak. At yun, ano pa hinahantay mo, mag-cash in ka na para simulan mo na mag-ipon dito sa application na to at pwede ka pang kumita ng pera. Bali dito mga kapadyak, iniwanan na namin itong pangapangalo at bumalik namin sa may grupo ng peloton kung sino nga ba makasungkit ng third. Bali, malayo na rin si Agwata ng pangapangalawa dito sa may peloton. At dito mga kapadyak, malapit na sila sa finish line, mga 5 kilometer na lang, at kung makikita nyo, lima sila dito sa peloton. Then tignan na lang natin kung sino yung susungkit ng pang third. At puro patag na tong ruta nila mga kapadyak, kaya madali lang sa kanya to. Pero yun, medyo napahirapan din talaga sila sa ahon. Kita nyo naman, naabutan pa yung pangapangalawa dahil malayo na rin kanina yung pangapangalawa, sayang naman. Pero yun, pwede pa siya makabawi sa pang third. Bali, nakalabas na sila ng highway mga kapadyak at wala nang 1 kilometer dito yung finish line, at bumili pa ako ng tubig para kay Ken Sir pero di naaabot dahil rematean na para sa finish line kung sino nga bang magte-third. At dito mga kapadyak, kung makikita nyo, bumilis na yung pacing nila dahil malapit na yung finish line, at tignan natin kung sino makaasungkit ng 3rd place. At yun nga mga kapadyak, nakakuha ng 3rd place ay yung Tiga Isabela nga na pumapangalawa kanina, at yung pumapang-apat ay Tiga Isabela din, at yung pumapang-lima is Tiga Isabela nga, ito nga yung nakakulay white si Ken Sir from Ramon. Kaya yun, congrats sa kanya dahil nakapasok din siya sa top 5 and binigay na natin tubig. Kaya congrats din sa mga sumali sa karera na to dahil natapos din nila yung karera na hindi sila napapano. Kaya yun mga kapadyak, bumalik na tayo sa may parade flute nila Miss Igado. Umaabutan pa natin sila kasi mabagal daw sila eh. Kaya hanggang dito muna itong video nito mga kapadyak. Kaya salamat sa panonood at like for part 2 para sa awarding at collab with Miss Igado at sa ICC Pam.